Tatlong Filipino-Canadians ang tatakbo sa Legislative Assembly election sa Alberta sa Mayo 29. Si Attorney Joseph Angeles ay kakandidato sa Edmonton South, si Astrid Kuhn sa Calgary Buffalo at si Rosman Valencia naman sa Calgary East. Naniniwala sila na mahalagang magkaroon ng Pilipinong kinatawan sa lehislatura, lalo't ang mga Pinoy ay ang pangatlo sa pinakamalaking ethnic group sa Alberta. Pinaniniwalaan din na dadami pa ang populasyon ng mga Pinoy dito sa susunod na mga taon. Si Angeles ay isang abogado at nag-volunteer sa iba't ibang organisasyon sa Edmonton. I firmly believe that we as a community, as Filipinos, are equally qualified as these people to serve the government. At that stage, I think our community, the third largest growing in Canada and Alberta, should be heard. I think a different perspective should be brought before the legislature to address the gaps that can't be seen by other legislators. Si Kuhn naman ay isang professor sa University of Calgary. Aniya, nakita niya ang kahalagahan ng Filipino representation sa gobyerno mula sa paggawa ng isang documentary. And I was researching why Filipinos are not representing in government in Canada, even though we're the second largest visible minority nationality in the country, next to the Chinese. Everybody was stepping forward in all three levels of government except the Filipinos. Si Valencia ay isang guro sa forest lawn at aktibo siya sa iba't ibang asosasyon at bahagi rin sa pag-organisa ng Pride events. At the very beginning, I have always been involved with many volunteer organizations, or I've been volunteering a lot with the organizations here in Calgary. But what made me decide is first making sure that we have representation in the legislature. Sakaling mahalal, magkakaiba ang kanilang mga tutunan ng pansin. I want our Filipino friends, workers, immigrants to understand that healthcare will always be free. And is that guarantee, despite all the rumors that are so untrue, we will make sure that healthcare is free. Ayon kay Valencia, edukasyon ang kanyang prioridad. As a teacher, I have seen the struggle that our students experience, that the teachers and also administrative staff experience. Public safety naman ang uunahin ni Kuhn. And safety is a big issue, and that safety is really associated with addiction and with mental health. And so those that are addicted to drugs are challenged with the being victims to the drug dealers. And so we really want to help our people struggling on the streets with mental health and addiction. Hinimok ng tatlong kandidato ang mga kapwa Pinoy sa Alberta na makilahok sa eleksyon. Para sa TFC News, Marjorie Carmona Newman, ABS-CBN News, Edmonton, Alberta.